Tanong eh, Idol Manny, ganong katagal mo yung acceptance mo na yung wala ka na sa PBA, I mean sa basketball, ganong mo katagal na natanggap? Siguro ano eh, malaking bagay bro, ano eh, yung pagdarasal eh. Siguro dahil malapit nga ako kay Lord, nagdarasal ako, tinutulungan naman ako. Kasi alam ko yung basketball na binigay sa akin ni Lord yan eh. Kasi wala naman akong alam brother eh. Actually, nung bata ako, hindi nyo na itatanong, naiwanan ako ng mga magulang ko, 11 years old pa lang ako. So, maraming sa inyo na hindi nakakaalam din na na-involved din ako sa barkada kapag drugs din ako nung bata ako. 11 years old, 12 years old, 13 years old, nakapag-drugs din ako. So, wala akong kinapitan kundi si Lord. Nagdasal ako. So, narehab ako. Nahirapan din ako. Nahirapan ako sa buhay ko. So, talaga siya lang talagang kinapitan ko. Hindi kayo maniniwala bro, talagang hirap na hirap ako sa buhay ko. Ang tawag nga sa akin sa lugar namin, punong walang lilim. Ang laki ko na wala akong lilim, ibig sabihin nun. But God is so good. Binigyan niya ako ng, you know, pagkakataon. Natatouch lang ako, sorry. Okay lang, sir. Okay lang. Natatouch ako. Yun, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na makapaglaro ng basketball. Maitaguyod ko yung sarili ko. Sobra. Kumbaga yun yung naging susi nyo sa ano sa pag-asenso sa buhay, sa pag ano binigyan kayo ng gift. That's a gift. Kasi wala naman ako alam sa basketball eh. Wala na nga, tawag na sa akin. Iba eh, talagang but you know, because of God give me opportunity talaga lahat. That's why nandito ngayon ako sa kalagayan ko because of him. Pero yun nga, ano, Sir Manny, no? Siyempre, nung patapos na kayo sa karir nyo, sinasabi nga ni Coach Emer, kailan nyo natanggap na hindi ko na kaya maglaro ng basketball? Kailan mo sinabi sa sarili mo na ano? Hindi ko kasi, bro, noong time na yun talagang gustong-gusto ko pa maglaro eh. Kaya naglaro pa ako kay Boster, kilala niya si Terry, di ba may-ari ng Wellcott? Noong time na yun, talagang gusto ko na mag-resign. Gusto ko na umalis sa basketball kasi wala eh, meron akong problema na you know, sobrang laki ng problema ko. Kasi nahiwalay ako sa wife ko, alam mo yung tawag dito, nahirapan din ako sa buhay ko, ganun. Hindi ko maisip yung mga nangyari sa buhay ko. Pero alam ko na mangyayari na sa buhay ko. Gusto ko mangyari sa buhay kasi meron akong nagawa na hindi maganda na against kay Lord. So, sabi ko sa sarili ko, magre-retire na ako, Lord, sabi ko na ron. Kasi na-involve ako sa isang babae. Dito after my wife, sinabi ko sa wife ko na meron akong nagustuhan ang babae. Nasabi ko nun sa babae na to na, you know, sabi ko sa babae na to na pagka ikaw ginusto kita, mawawala ang karir ko. Kasi alam ko si Lord na nagbigay sa akin ng basketball. Eh. At hindi gusto ni Lord yung makikiapid ka sa ibang babae pag kami pamilya. Eh. Hindi tama yun. Eh. So, dahil nga sa kabataan ko pa, there's no excuse. But I know, Lord's alam ni Lord kung ano yung patutunguhan ko eh. Dahil nasa sisipo ng, lahat tayo nasa sisipo ng, nasa magulang pala natin, alam niya na kung ano buhay natin eh. So sa akin, natanggap ko na mawawala ako sa basketball dahil alam ko, meron akong nagawang kasalanan. Na, kasi ang relasyon ko kay Lord, ano eh, talagang alam ko na, isipin mo, tumanda nga ako, ibig sabihin, nagdaro akong basketball, wala nga mga magulang ko eh. 11 years old, iniwanan ako. Paano ako nabuhay? Nahimihiga na ako sa kanal dahil sa drugs nga, talagang wala na talaga ako. Si Lord lang talaga ang so yung pagiging basketball ko importante rin sa akin pero nasabi ko sa sarili ko na talaga mawawala ako sa basketball. Tarandaman ko to sa Hinebra na ako. Sabi ko magre-retire na ako nito. Pero si Lord gusto niya pinapakita sa akin maglaro ka pa, kaya mo maglaro. Pero ako hindi ko na matanggap kasi nagkasala ako parang sa sarili ko, hindi tama itong ginagawa ko, parang gano'n. So, parang natanggap ko na rin at time na yun. Pero against na rin sa feeling ko, napakatagal ko pa rin tinanggap. Siguro mga taon noon na sa Hinebra ako, tapos naglaro pa uli ako ng Pure Foods, ang Lascos, Tankies, tapos naglaro ako sa NBA. Talagang hindi, mali ako nung gusto ko ngayon dahil gusto ni Lord, maglaro pa ako ng basketball. Pero at the back of my mind, ayoko na maglaro kasi nagkasala ako sa Lord eh.
Pero hindi, sabi ni Lord, maglaro ka, maglaro ka. Kaya tuloy-tuloy pa ako maglaro na maglaro. Napunta ako ng NBA, NBA, tapos nagsasign up na, sasign up ako uli sa Alaska. Kinausap ako ni Waki dahil uli sentro nila na injured. Paglalaroin uli ako, sabi ko, hindi na. Tsaka binabawa, mababa na rin ang sweldo, eh, 75,000 na lang eh, noong time na yun. Eh. So, sabi ko, Waki, taasan mo ng konti, maglalaro ako. Sabi niya, ganyan na lang eh. Hindi na ako binigyan ng ano, hindi na ako pumirma. Hanggang sa, ayun, konti-onti, nakapag-adjust ako. Tapos naglalaro ako sa mga, naglalaro ako nung kay Terry K. Kilala niyo si Terry K, di ba? Yung may-ari ng Wellcott. Kumpari ko yun eh. Kumpari ko yun. Tawag dito. Ayun, naglaro ako doon, nag-champion kami doon sa Visayas sa Mindanao. Ayun, tapos tawag dito sa Mika, sa Mika, saan ba yun? PBL yata yun, ano? Noong time na yon, may Wellcott. PBL pa, no? So, naglaro kami noon, coach namin si Gabby Velasco. Hindi kami nag-champion. Hindi kami nag-champion. So, yun, doon pa, konti-konti, hindi ko na, parang ano na din eh, tawag dito, nung pagkatapos nung kay Waki Trillo, hindi na ako nag-sign up, doon na natanggap ko na hindi na ako maglalaro. Pero gusto ko pa rin maglaro. So, laro-laro pa rin ako. Tanaw ko ng States. Maglaro kami ng tawag ito, ng Legend. Ayun, 2009. Ayun. Anong year yun sa Alaska? Anong year yun? Anong year Alaska? Yun? Pagkatapos ng NBA. Pagkatapos ng NBA. Pagkatapos ng NBA. Siguro, napapanood nila ako. Lagi talaga, nakakalaban pa, nakakatakbo pa ako, nakakakilos pa ako. Kaya gusto kong kunin ng Alaska noon. 99. Oh, isipin mo ha, tawag dito, ang binigay sa akin ng ni Lord talaga ng lakas, di ba? Inspired of everything, di ba? Isipin mo, ilang taon na ako nun. Eh ngayon, 61 na ako.